Okay, we're going to do another food vlog and we're heading to Makati. Okay, mayroon tayong pupuntahan doon na seafood restaurant or in buffet style food daw siya. Ito ay pagmamayari ng isa sa mga kliyente ko. So guys, na we are here now in Makati and yung GNA building yung pinaka-landmark niya. So, ayan yung entrance na papunta. It's all you can or a Misha Gia restaurant. Seafood, chicken, meat, beef. Tapos ito yung entrance niya. There you go. Shout out sa Anytime Fitness. Patabi nila. Ayan, kung nakita yung Anytime Fitness, kamaliwa kayo dun. Nakikita niyo po siya. Then, ito naman po yung entrance papasok mismo sa may pinto. Ayan. Ganda, diba? So, very authentic yung design nila. Japanese sa Japanese. Pati yung servings nila. May mga food display nila. Ayan. May mga display. Okay, ayun dalawa. Nauna na. Yun yung mga paghintay. So, that are some of their foods. You know? Sariwa lahat yan, guys. Ang hinihintay nyo. Okay, panoorin niyo itong vlog na to and then mag-food hunt na kayo. Okay, comment na kayo sa mga questions niyo. Marami pa kayong dapat malaman tungkol sa restaurant na ito. Yan. Oh, malaki po ng mga supo. Oh. Oyster po, malalaki. Makikita niyo po yan mamaya. Keep watching! Alright, ambience check naman tayo guys. Sobrang ganda ng mural paintings nila dito. Ayan, or wall painting. Yan po ay ginawa. Ang artist po niyan ay yung mismong asawa ng isa sa mga may-ari ng restaurant na ito na siya nag-imbita sa amin dito. Ayan. Look at that. Grabe, ang hirap gawin yan. Sobrang talented naman ni sir. Shoutout sa'yo sir. Sir din pala isang tattoo artist din. So, no wonder, mahusay talaga yan. Tapos sa side naman ito makikita yung kabuuan ng restaurant. Ayan, may mga kumakain. Ayan, shoutout po sa ating mga hukbong himpapawid. Or ating Philippine Air Force, malapit lang po ito doon. Ayan, kaya yun yung mga customers na dito. Sinasadya po talaga to. So this restaurant established since 2006. Siyempre, food check tayo ang beverages. So, ayan yung kanilang mga frozen naging meat. Ayan, nakayo. Ayan, oh my god. Ayan guys, that is crab meat. Hindi yung process ha. And we also have dried. Lahat po yan ay unlimited. Pwede nyo i-eat. Ito nga ay pinapakita natin. Unang servings pa lang yan guys. So, lalaki ng mga shrimp. So, sabi ay fresh lang sa shrimp salad. Ayan yung crab meat. Sinasabi ko. Laki, diba? Kalamay pa lang po yan. Imagine, kalaki yung crab nun. Tapos na naman tayo yung kanilang beverage. Siyempre, hindi papawala o papahuli yung ating Asahi beer na sikat sa Japan. Yeah, super dry. Sarap talaga niya. Pamparis ka baka ba nag-iihaw-ihaw kayo. Sobra. Tapos ito yung kanilang bar area. Papakita ko sa inyo. Yan, yung kanilang bar area. Japan pa mismo. Ayan. So, most probably na tayo din sila ng mga Japanese talaga. Mga yun na mga pangalan na. Hindi po dati. Ayan, nasa baba. At syempre, simulan na natin ang pagluluto.
Ayan, si Madam Crisanta. Shoutout kay ma'am. Siya yung po yung nagsasimod. Ang lalaki ng oyster, guys. Grabe. Sa halagang 750 pesos per head, may enjoy nyo ang lahat ng yan. Both meat and seafood. Hindi kayo magsasawang bumalik dito kahit 3 times a week pa. Grabe. Sulit talaga. Kailangan ko kayo lang. Sorry na nga guys. Dito tayo sa Makati. Nag-iarap ko lang siyang pangalan ng restaurant. Para see you later. Tiyadro ng oyster. Look at that.
lalakbayin ng mundo. Kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi na maradala sa sinasabi nila. Lubusin ko palagi kung anong nandito.